Hello mga bata, kumusta kayo? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. Ngayon, sa Mother Tongue-Based Multilingual Education Module 3, ating tatalakayin ng mga paksang mga bahagi ng aklat. Ngunit bago yon, huwag kakalimutang subscribe ang aking YouTube channel, i-click lang ang red button at ring the bell para sa iba pang informative videos na ating tatalakayin. At pakiusap, huwag i-skip ang ads. Maraming salamat! Para sa ating aralin, meron tayong tatlong mga layunin. Una, makilala ang iba't ibang bahagi ng aklat. Pangalawa, malaman ang gamit ng iba't ibang bahagi. At pangatlo, mahawakan ang mga bahagi ng aklat. Ngunit halina't magbalik-aral para sa ating nakaraang talakayan patungkol sa mga magkasintunog na salita. Itaas lamang ang opo kapag ang pinakitang mga salita ay magkasintunog at hindi po kapag hindi. Kama, mama. Magkasintunog o hindi? Kama, mama. Okay, opo. Magkasintunog. Ito. Keso, ate. Keso, ate. Hindi po. Pangatlo. Ulap, yakap. Ulap, yakap. Tama, opo. Ito. Tatay, bahay. Tatay, bahay. Nice one. Opo. Panglima, tubig, gamot. Tubig, gamot. Hindi po. Hindi sila magkasing tunog. Ngayon, ating tatalakayin ang mga bahagi ng aklat. Nasa larawan na ating makikita ay mga libro. At ang mga libro o mga aklat ay may iba't ibang bahagi. Maraming iba't ibang bahagi ang mga aklat. Ngunit ngayon, ating tatalakayin ang mga ilang mga importanteng bahagi lamang. Ito ang mga sumusunod, mga bahagi ng aklat. Unahang pabalat, pahina ng pamagat, may akda, tagaguhit, hulihang pabalat. Yan lamang ang ating mga tatalakayin patungkol sa mga bahagi ng aklat. Ngunit uulitin ni teacher, maraming iba't ibang bahagi ng aklat. Ngunit ngayon, ito lamang ang ating mga tatalakayin, ang mga mahalaga at mga common na mga parte o bahagi ng aklat. Halina't magsimula. Para sa unang bahagi, unahang pabalat. Ito ay may matitingkad na kulay ng mga ilustrasyon. Mababasa rito ang pamagat ng aklat, may akda at naglimbag. Nagsisilbi itong proteksyon ng buong libro o aklat. Kung makikita nyo sa ating halimbawa, meron dyan ang unahang pabalat ng aklat na may pamagat na Juan Tamal. Okay po, katulad nga ng sinabi ng pakahulugan sa unang pabalat, dito ay kakikitaan ng matingkad na kulay katulad ng nakikita ninyo, merong bata, merong puno ng bayabas. At makukulay na salita na sinasabi nga ang pamagat ng aklat. Diyan din makikita din natin ang pangalan ng sumulat o ng may akda at kung sino ang gumuhit. Yan ang isang halimbawa ng unang pabalat. Kaya't kayo, inaanyayahan kayo na maaaring kumuha ng kahit na anong aklat sa inyong paligid. Kahit anong aklat, pwede kunin ninyo. Okay, at sabayan nyo ako na buksan at hawakan ang batabang mga bahagi ng aklat na ating tatalakay. Meron na bang hawak ng mga aklat? Okay. Ngayon, hawakan nyo ang unahang pabalat. Ang unahang pabalat, yan yung cover. Okay? Yung unang-unang makikita ninyo o unang makahawakan sa libro o sa aklat. Huwag kakalimutang isubscribe ang aking YouTube channel. Maraming salamat! Hawakan na ba? Good job! Yan ang ating unahang pabalat. Sunod, pahina ng pamagat. Nakasulat dito ang pangalan ng aklat, tagalimbag, at mga lugar at taon na nailambag ang aklat. Ang pahina ng pamagat naman, kapag binuksan natin ng libro, yan yung first page. Yan yung unang pahina. Katulad lang din ang makikita sa unahang pabalat, makikita natin dito ang pamagat, pangalan ng may akda, pangalan ng taga-guhit, at iba't ibang impormasyon patungkol nga sa paglimbag ng aklat. Okay po? Sige nga, buksan nga ang aklat at tingnan ang pahina ng pamagat. Good job!
Ito naman ang mga sumunod na bahagi, may akda. Ang may akda ay kung sino ang sumulat o gumawa ng kwento. At tagaguhit ang gumuhit ng mga larawan o ilustrasyon sa kwento. Kung makikita nyo dito sa ating halimbawa, ang pamagat ay araw sa palengke. Makikita natin na nakalagay kwento ni May Tobias Papa. So, ibig sabihin siya ang may akda, siya ang sumulat. May Tobias Papa at ang tagaguhit, guhit ni Isabel Rojas. Nakita natin yan sa unahang pabalat. Okay po? So, yan ang may akda, kung sinong sumulat ng kwento at tagaguhit, kung sino ang nag-drawing o nag-salarawan o gumuhit ng kwento. Okay po? May akda at tagaguhit. At ang huling bahagi na ating tatalakayin ay hulihang pabalat. Ito ay makikita sa likuran o pinakahuling bahagi ng aklat at nagsisilbing proteksyon ng buong aklat. Kaya't baliktarin ninyo? Baliktarin nga? Sige nga, baliktarin nga ang hawak ng libro. Okay, nakita nyo dyan sa pinakalikuran, yan ang hulihang pabalat. Okay, dyan din natin makikita yung iba pang impormasyon patungkol sa aklat at yan din ang nagsisilbing proteksyon ng aklat. Ang unang pabalat at huling pabalat ang nagsisilbing proteksyon ng isang aklat at doon makikita ang iba't ibang impormasyon patungkol sa aklat. Muli, ito ang mga bahagi ng aklat na ating tinalakay. Unahang pabalat, pahina ng pamagat, may akda, tagaguhit, hulihang pabalat. Huwag kakalimutang isubscribe ang aking YouTube channel. Maraming salamat! Ngayon mga bata, magpapakita tayo ng actual na aklat na kung saan ipapakita din natin yung iba't ibang bahagi nito. So tulad nga ng nasa ating talakayan, ng unang bahagi na tinalakay, unahang pabalat. So ito yung nakikita nyo ngayon, ang unang pabalat na kung saan kakikitaan nyo nga ng pamagat ng aklat at maaari nyo ding makita kung sino ang sumulat ng aklat at kung sino ang gumuhit. So dito sa ating aklat, ang pamagat ay Chenilin-Chenilin na isunulat ni Randy Garlitos at iginuhit ni Lisa Flores. So, tingnan naman natin ang sumunod na bahagi, ang pahina ng pamagat. Ito naman ang pahina ng pamagat, katulad lang din ng sa paunang pabalat, ngunit ito yung unang pahina na makikita ninyo pagbukas nyo ng aklat. Kakikitaan nyo din ang pamagat ng aklat, kung sinong sumulat, kung sinong gumuhit, at kung anong ang kung sino ang publisher. Okay, kung sino ang nag-publish dito, ang Chenilin-Chenilin na isinulat ni Randy Garlitos na ginuhit ni Lisa Flores ay pinablish ng Adarna House. Ito naman ang hulihang pabalat. Ito ang pinakadulong bahagi o likuran na bahagi ng isang aklat. Okay, katulad ng unahang pabalat, ang unahang pabalat at huling pabalat ay nagsilbing proteksyon sa isang aklat at dito din natin kakikitaan ang iba't ibang impormasyon patungkol sa nasabing aklat. Halina't magsanay, ang unahang pabalat ay may matitingkad na kulay ng mga ilustrasyon. Mababasa dito ang pamagat ng aklat, may akda at naglilimbag. Nagsilbi itong proteksyon ng buong libro. Sabihin kung masaya o malungkot na mukha. Yan ba ang unang pabalat? Masaya o malungkot na mukha? Masayang mukha. Sunod. Ang pahina ng pamagat ay makikita sa likuran o pinakahuli ng bahagi ng aklat at nagsisilbing proteksyon ng buong aklat. Masaya o malungkot na mukha? Good job! Malungkot na mukha. Ito, ang lumikha o nagsulat ng isang kwento ay tinatawag na may akda. Nice one! Masayang mukha. Ito, sa hulihang pabalat, makikita ang paksang tinatalakay sa aklat. Malungkot na mukha. At panghuli, ang tagaguhit ay ang gumuhit ng mga larawan sa kwentong binasa. Very good. Masayang mukha. Lagi nating tatandaan, ang aklat ay nagbibigay sa atin ng kaalaman. Ito ay may iba't ibang mga bahagi, katulad ng ating mga tinalakay, unahang pabalat, pahina ng pamagat, may akda, tagaguhit, hulihang pabalat. Para sa ating tagdang aralin,
kumuha ng kahit na anong klase ng aklat sa iyong paligid, tingnan ang bawat bahagi nito at sagutin ang mga sumusunod na tanong sa inyong kwaderno. Una, ano ang pamagat ng aklat? Pangalawa, sino o sino-sino ang mga may aklat? Pangatlo, sino o sino-sino ang mga gumuhit? Pang-apat, sino ang naglimbag ng aklat? At panglima, kailan inilimbag ang aklat? Naway may natutunan kayo sa ating munding talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!